Breaking news mga kois, sa Clofton ng Meralco Bolts ay malaki ang posibilidad na palitan na bilang import dito nga sa ongoing PBA Commissioner's Cup. Ayon dito sa ating nakalap na balita, ang Meralco Bolts ay magpapalit na naman ng import at ito ay si Sean Miller ang pangalan na papalit na import dito kay Zach Lofton. Pero kung bago ka pa lang sa aking munting YouTube channel, bago tayo magpatuloy ay humingi po ako ng likes, share and subscribe. Maraming salamat. So ayon dito nga sa balita ng spin.ph ni Sir Ruben Terrado, as Meralco brings in Sean Miller as possible replacement for Zach Lofton. So ito nga mga kois ang ating pinagbasihan sa balitang ito kung saan matatandaan natin na itong si Zach Lofton ay ang import ng Meralco Bolts dito sa East Asia Super League kung saan ay umiskor nga ito ng 20 dito nga kalaban ang New Taipei Kings ni Jeremy Lin dito sa East Asia Super League. So itong si Zach Lofton ay pumalit nga ito dito sa kanilang import nang magkaroon nga ng injury itong kanilang original import na si Sulaiman Brimo. So itong si Zach Lofton ay hindi naman masama ang nilalaro nito dahil sa 3 games nga niya dito sa PBA ay nag-a-average ito ng 35.7 points, 7.3 rebounds at mayroon siyang 4.3 assist dito nga sa Meralco sa 3 laro niya dito sa Meralco Bolts sa PBA Commissioner's Cup kung saan ay maganda nga ang pinapakita nitong si Zach Lofton. So ayon dito nga sa balita ay papalitan nga ito ni Sean Miller. So nagtataka tayo dito nga mga kois kung bakit papalitan ng Meralco Bolts itong si Zach Lofton bagamat maganda nga ang mga numero nitong pinapakita dito sa ongoing PBA Commissioner's Cup ay sa 3 laro nito ay 2 nga ang naipanalo nila dito. Dahil dito nga sa balita nito ay kinakailangan ng Meralco Bolts ng panalo bagamat nasa 3 pwesto sila na mayroong 6-2 win-loss record at hindi pa sila nakakasiguro ng twice to beat advantage. So ngayon narito ang kanilang schedule sa 6:30 PM sa Iloilo City sa January 6. So ito ay out of town play nga kung saan ang kalaban nila itong Magnolia Chicken Templados na nangunguna ngayon dito sa PBA Commissioner's Cup sa team standings kung saan mayroon pa lang itong isang talo na natikman nga nila dito sa Rain or Shine nila Sto Pinters. Bagamat pasok na nga itong Magnolia Chicken Templados dito sa PBA Commissioner's Cup na mayroon ng twice to beat advantage ay hindi nila ito gugustuhin na matalo sila dito sa Meralco Bolts dahil syempre mas gusto nila na dala-dala pa rin nila ang momentum pagpasok dito sa playoffs. Kaya itong Meralco Bolts ay natalo naman dito sa huli nilang laro kalaban itong Barangay Ginebra San Miguel kung saan ang naging final score nga dito ay 110-96. Kaya itong Meralco Bolts ay bumagsak nga sa 6-2 win-loss record at ngayon ay naghahangad na magkaroon sila ng bounce back dito sa Magnolia Chicken Templados at para gumanda na rin ang kanilang tsansa na magkaroon ng twice to beat advantage pagpasok dito sa playoffs. Dahil ang kanilang original import na si Sulaiman Brimo ay hindi na nga ito nakabalik dahil sa natamong injury. Kaya nga no choice na nga itong Meralco Bolts at pinalitan nga nila ang kanilang import na si Sulaiman Brimo dito kay Zach Lofton ang kanilang import dito sa East Asia Super League. So hindi nga masama ang nilalaro nitong si Zach Lofton. Ngunit dito nga mga kois kung mapapansin natin sa huling laro niya kalaban nga itong Barangay Ginebra San Miguel ay medyo nakuhaan na nga siya ng magandang depensa ng Barangay Ginebra San Miguel kaya nagkaroon na nga ng pagkakataon na talunin sila ng Barangay Ginebra San Miguel.
So itong si Coach Luigi Trillo ay nagsisiguro malamang dito, kaya ito na gusto ngang palitan itong kanilang import. So ayon nga dito sa karagdagang balita ng spin.ph, ayon kay Coach Luigi Trillo ay nasa Pinas na nga itong si Miller, kung saan ay naghahanda na nga ito para sumama dito sa Meralco Balls sa laban ng Magnolia Chicken Templado sa Sabado sa Iloilo City. So itong si Sean Miller ay may taas na 6'7", kung saan ay 30 years old dito mga kois, at forward ang nilalaro nito. So ayon dito sa nakalap natin na impormasyon, sa huling laro niya dito sa Germany ay nag-average siya ng 9 points, 5.1 rebounds, mayroon siyang 0.8 assists, 0.6 steals at 0.5 blocks, which is malayo masyado kung ikukumpara natin dito kay Zach Lofton. Ngunit ito nga mga kois, ayon dito nga sa balita na to ay papalitan nga niya itong si Zach Lofton. So sa tingin nyo ba mga kois, itong mga average ni itong si Sean Miller, kung ihahambing natin dito kay Zach Lofton, ay masyadong malayo. Ngunit hindi natin masasabi sa ngayon hanggat hindi napapanood natin ang laro nitong si Sean Miller, dahil magkaiba yung liga na sinalihan nitong si Sean Miller dito sa kasalukuyang liga ng PBA, itong Commissioner's Cup. So pupwede kasi dito mag-excel siya bilang player dito sa PBA, at pupwede rin naman hindi niya magampanan ng maganda bilang import dito sa PBA. So ganun din naman ang magiging resulta dito mga kois, kung maglalaro na nga itong si Sean Miller dito nga sa Meralco Balls. Kung sa inyo mga kois, ano ang iyong magiging komento dito sa pagpapalit nga ng import, kung sakasakaling papalitan na nga ng Meralco Balls ang kanilang import na si Zach Lofton? Bagamat maganda nga ang nilalaro nitong si Zach Lofton, ay dumating pa rin sa point na papalitan na nga nila itong si Zach Lofton dito kay Sean Miller, kung saan itong si Sean Miller ay galing pa lang sa pagkapanalo ng kampyonato noong nakaraang Nobyembre dito nga sa paglalaro niya sa Fuerza Regia de Monterrey sa Mexico League. Kaya masasabi natin na itong si Sean Miller ay mataas pa ang moral sa ngayon dahil dito nga sa pagkakapanalo niya ng kampyonato dito sa huling laro niya sa Mexico. At itong si Sean Miller din ay veterano na rin ito sa paglalaro ng mga international games, dahil nakapaglaro na rin ito sa mga bansang katulad ng Portugal, Greece at saka Germany, at marami pang mga bansa na napaglaruan na nitong si Sean Miller. Kaya ang kanyang paglalaro, kung sakasakali dito sa PBA, ay hindi na bago sa kanya. So ayon nga dito sa karagdagang balita ng spin.ph, officially itong si Zach Lofton pa ang import ng Meralco Balls until nga sa gabi ng laban ng Magnolia sa Iloilo City bilang out of town play. At ayon din mismo dito kay Coach Luigi Trillo, ay hindi pa nila alam kung si Zach Lofton nga o itong si Sean Miller ang gagamitin nila bilang import dito nga kalaban itong Magnolia Chicken Templados. So sa ngayon itong si Sean Miller ay option pa lang ng Meralco Balls.